Hello teacher. Sa video po na to, papakita ko naman sa inyo yung halimbawa ng sample ng school action plan in English, okay, for the subject of English. Okay, for school year 2021 to 2022. So, okay, for this new normal, ano ba yung mga pwede nating gawing action plan sa English subject for distance learning? So, yan yung ating pag-aaralan sa video na ito. Muli, kasama nyo si Teacher Min. Bago natin simulan itong video na ito, kung di ka pa nakasubscribe sa akin channel, please click mo yung subscribe at yung notification bell para mag-i-updated ka sa mga latest educational video. Okay, so ito yung ating school action plan in English. So, may ginawa akong halimbawa na appropriate for distance learning. Okay, so ito yung mga pwede nating gawin na makakatulong sa ating mga learners, lalo na sa English subject. Okay, first pa rin, meron tayong objectives, strategies or activities, time frame, persons involved, expected output, and remarks. Okay, so ito po yung pwede nyong proposal na action plan. Pwede nyong maging proposal na action plan para sa inyong mga teachers. Okay, for this school years, for your school heads, para sa inyong school, na makakatulong sa ating mga learners. Okay, for pupils development. Una, meron tayong pupils development. Pwede, meron din tayong for curriculum development and for teacher development. Okay, first objective muna sa pupils development tayo. Meron tayo dito, assess the performance level in English. Okay, so assess muna natin yung kanilang competency or level sa English subject. So, kailangan natin dito mag-administer ng diagnostic and pre-test and quarterly test. Okay, so start of the school year, pwede yung gawin. Then, dito ang involved na teacher ay yung mga school head, teacher, and pupils. And yung English proficiency is properly measured. And tests are well analyzed. So, dito po, ina-analyze mabuti yung test. Okay? So, dito, dapat ma-measure natin, malaman natin kung ano ba yung level nila. Saan ang difficulties? Okay, saan may challenges? Anong part ng English o subject? Yung kanilang high level, yung competency, kung sa comprehension ba? Okay? So, yan yun. Next is yung increase in the performance level of pupils in English. So, kung malaman na natin, ma-assess na natin, so kailangan ma-increase yung kanilang performance. Ayan, ma-enhance, ma-improve, at ma-develop. So, dito, use appropriate teaching techniques na develop the reading and writing, speaking of pupils. So, ito yung year-round. Okay, year-round naman talaga ang development na yan. Teacher, school head, and pupils. And performance level of pupils increase. Dito po, 90% dapat ng target nating performance level are achieved. So, 90% dapat ng target natin ay ma-achieve dito sa part na to. Okay? Next. Develop the potential good learners in English. Okay, dito po. Conduct contest in essay, writing, speech, oration, or declamation. So, dito pwede nyo itong gawin in online form, in a synchronous online class, okay, by grade level, okay, pwede yan. Then, year-round, teacher pa din, pupils and school paper advisor pwede mag-participate. And pupils participated in the community competition. Increase in the percentage of pupils joining the English competition. So, kahit distance learning tayo, create tayo ng contest through online, pwede yung maisagawa. Okay, through recorded video din, you analyze yung, magre-record sila. At kung mas nakakaano nga yun, encourage ng performance o ng mga students, mas namomotivate sila, napapractice sila. Okay, so parang project making, di ba? Na magagamit nila sa pag-aaral ng English. Next, reduce number of non-readers. Of course, mahalaga to, not only in English, but in other subject. Kailangan readers yung ating mga learners. Yan, implementation of PIL-IRI, conduct reading remediation by advisor, year-round, teachers, school heads, and pupils. Ito, ma-reduce natin yung mga non-readers at ma-increase natin yung literacy rate. Ayan, pwede mag-conduct ng PIL-IRI, remediation through online, magbibigay ng mga learning activity sheets, modules, ayan, performance outputs, okay, so other activities, reading materials, audio materials, audio-visual materials, pwede po yun. Okay, so yan yung mga pwede sa ating
pupils development. Next is curriculum development. Okay, para naman po sa curriculum development, meron tayong develop teaching devices to enhance the learning teaching process, of course. Yan. At this time of pandemic, walang face-to-face, mahalaga na mag-develop tayo ng other materials na makakatulong sa mga learners, lalo na at home sa kanilang pag-aaral. Okay, so pwede kayo mag-develop ng mga flashcards, charts, drill cards, pictures, and multimedia in teaching. Year-round, teaching school head pa rin ang mga involved, ang supports of our school heads, pupils, ayan. Devices are readily available to lesson to be executed well and enhance teaching and learning process. Na enhance, okay. So, ayan, yung assessment, pa nagkasama team test na, taas yung nakukuha ng mga bata, pwedeng maging remarks yun. Okay, same, a good points yun, diba? So, napakaganda. Next. Maintain the interest of each pupil in English, especially in reading. Ayan. Ito pa rin yun, ma-enhance sila. Provide activity cards, item bank, word bank, and other reading materials. Establish reading-writing connection, use of interactive strategies, journal writing, and portfolio. Meron tayong e-portfolio. Meron akong tutorial video kung paano gumawa yun dito. Sa akin channel, pwede nyo panoorin. Year-round, teacher, school head, and pupils. Activity card, item bank, and reading materials. And learners who are critical readers enhance their proficiency level. Ayan. Okay, so yan, ma-enhance. Next, yan po yung sa curriculum. Sa curriculum, kung meron baka kayong gusto idagdag, pwede po dyan. Pwede nakabase sa most essential learning competency na ginagamit natin. Kung paano ba mag-unpack ng milk, pwede nyo lagay yan sa English subject. Ano yung mga instructional materials na pwede pang i-deliver through distance learning sa English, di ba? Okay, next, teacher development. Ito po. Okay, so sa ating ng mga teacher naman, so laging part yan ng ating pagtuturo, professional group din. Improve teacher competency and cope with the new trend in English. Ayan, pwede tayong umattend ng mga seminars, trainings, INSET and Slack, and conduct professional reading and enroll in a postgraduate study. Year-round or semestral break. Teacher, school head, performance of teachers developed, school-based insight conducted, knowledge and skill of teaching is developed, and as outstanding IPCRF, pwede yun maging remarks, di ba? Kasi totally nagampanan nyo yan, yung professional group na yan. So, yan po yung halimbawa ng ating school action plan. Okay, sa pagpaplano po natin ng school action plan o sa paggawa nito, of course, dapat tingnan din natin kung ano ba yung mga modality na ginagamit natin sa school. Kung tayo po ba ay blended learning like online with modular. Okay, kung tayo po ay online with pure online lang or meron tayong module with the DepEd use of team. DepEd TV, yun, pwede rin yun. Okay, so pwede natin siyang ilagay dyan sa mga strategies and activities. Yan, kung meron kayo doon, pwede dyan yung pagkoconduct ng mga learning activity sheets, pagdidistribute ng mga modules, or additional strategic intervention, materials, pwede po yun na mailagay dyan sa strategies. Okay, yung mga DepEd TV, creating instructional video materials, di ba? That validated by the district or your division office, di ba? Pwede po yun. Nagkonda kayo ng mga innovation, okay, na nagpas, na-validate, okay, so, na-approve, okay, proposal, pwede po yun. Mailagay sa strategies, di ba? Okay, so, hindi lang yung mga ganyan, mga common activities, pwede dyan yung mga innovation nga, yan. Pwede rin kayo pagkoconduct ng mga research, yung pwede din natin dyan lagay sa action plan. Okay, lalo na sa ating professional growth, pwede po yun. Or teacher development, okay, or pag-create, pagpo-propose ng mga curriculum development or yung mga teaching strategies, kung may mga plan kayo or gusto pang improve or innovate, pwede po natin ilagay sa ating action plan. Okay, so pwede pa natin siyang dagdagan, depende nga sa inyong school. Okay, sa pangangailangan din, of course, ng ating community, ng ating mga learners at this time of pandemic, okay, ano ba yung mga level or part ng kanilang English proficiency ang dapat natin i-measure? Okay, lalo na sa ating school. Ito ba'y dapat sa reading skills? Sa listening ba nila? Sa comprehension ba nila? Okay, anong part yung dapat natin pagtuunan pansin? Sa speaking ba? Okay, so, doon po, makakaisip kayo ng mga strategies and activities.
Yun, start with the objectives, di ba? Okay, so that, madali nyo mapaplan. Okay? At may sasagawa yan for the next school year. Okay? With the collaborative effort, of course, with the school administrators and teachers and community nga. So, simple lang. May sasagawa natin through this distance learning nga. So, matatagumpayan natin sa tulungan ng mga persons na kasama, school heads, administrators, teachers, and parents as well, or our community. Yun. So, kung may tanong po kayo sa video na to, huwag po kayong mahaya. Type nyo sa comment section sa baba at ipinagustuhan nyo itong video na to, please click the like button. So, maraming salamat. Till next time with Teacher Mint.